DIYers, mga kabulang Noy Team, mga viewers at sa mga YouTubers friends ko dito sa channel na ito. So itong vlog ko nito is para magpasalamat sa inyo dahil naka-reach na tayo ng 1,000 subscribers. Yes! Naka 1,000 subscribers na tayo at as of today, May 27, meron na akong 1,214 subscribers. So inantay ko na lang yung email ni YouTube para sa monetization program. Dahil naka-reach na rin tayo ng 4,000 watch hours. Para maging official YouTube partner na tayo or YPP, YouTube Partner Program. At syempre, pabigyan tayo ng reward sa ating hard work na ginagawa natin para sa pag-upload ng mga videos na tutorial, mga entertainment, kalokohan kung meron man, at kung ano na pa na nakakatulong o nakapagbigay saya sa mga viewers at kapwa nating vloggers. So, una syempre, magpapasalamat ako sa inyong lahat ng mga aking mga subscribers, mga viewers, at mga kaibigan ko sa YouTube. At syempre, hindi mawawala ang aking papasalamat sa ating buong lumikha na nagbigay sa akin ng talent nito para gawin itong bagay na ito. At syempre, sa number one supporters ko, ang wife ko na si Casey Carreto. At syempre, sa kapatid niya, sa aking bayaw, si Erwin Licaso. So, yan yung mga nangunguna nag-share at nanonood ng aking mga videos. Kahit minsan parang wala namang kwenta o puro kalokohan lang. So, share ng share lang yan sila. So, salamat sa inyo, sa asawa ko at sa bayaw ko. Special thanks din syempre sa mga idol ko na nagbigay sa akin ng inspiration para simulan at gawin itong bagay ng mga ginagawa ko sa YouTube channel. Una na yan si Electro Boom. So, kung kilala niyo si Electro Boom, yan yung viral sa Facebook na meron siyang mga electronic experiment project na laging sumasabog. So, yun. Yun yung idol ko sa mga pagdating sa electronic repair. So, hindi lang mga sumasabog na vlog yung kalimitan naman ng kanyang vlog. Meron din naman siya mga vlog na about sa pag-repair ng mga electronics, sa mga knowledges about electronics, at syempre, entertainment ka rin sa pag-vlog niya. So, na-inspire ako sa ginagawa niyang pag-vlog. So, kaya sinimulan kong unang-una mag-vlog about sa mga repair ng mga appliances or kung ano man. Syempre, dahil passion ko rin ng pagluluto, kaya naman, nagpapasalamat ako kay Panlasang Pinoy. Dahil kay Panlasang Pinoy, naisipan ko na rin i-share ang aking skills sa pagluluto. Kaya naman, sinimulan ko rin at ginawa ko rin ang cooking vlog. Kaya naman yung cooking vlog ko, parang medyo obvious na parang may ginaya ako or ginaya ko si Chef Banjo. Pero ganun pa man na medyo ginaya ko siya ng konti. Yung pagluluto naman namin is tingin ko magkaiba naman kami ng way ng pagluluto. So, Chef Banjo, salamat! Siyempre, hindi mawala itong TV! Wow! Or si Pong Cortez Velasquez, or mas kilala na natin sa pangalang Pong Velasquez or Pong TV sa mga social medias. Wala mang kinalaman yung mga binablogs niya sa laman ng mga binablogs ng aking channel. Naging inspiration ko siya kung paano siya nagsimula. Kung paano siya kumuha ng pangalan sa social medias. At syempre, lalong mas naging idol ko siya sa mga ginagawa niyang mga goodwill, tulong sa kapwa, at sa pagiging humble niya, at sa pagtulong din sa mga kapwa YouTubers o mga kapwa vloggers. So idol, sana someday may pagluto kita ng mga niluluto ko sa aking YouTube channel. Salamat din syempre sa dalawang bagong idol ko sa pag-vlog, kay Jabu Motovlog. So, hindi man ako rider or hindi man ako regular na nagmumotor. Pero naging idol ko siya sa mga ginagawa niya sa kalsada eh. So, yung mga panangs na ginagawa niya, saka yung mga goodwill, thumbs up ako doon. So, yan. Palagi ko sinusubaybayan din yung mga uploads niya. Siyempre, sa host niya. So, idol ko yan. Hindi lang sa kakulitan at entertainment na binibigyan niya kasiyahan sa mga bawat event na pinupuntahan niya at sa kanyang mga vlogs. So, kumukuha rin ako ng idea sa kanya kung paano makapagsalita ng maayos or makapag-deliberate ng maayos na speech sa maraming tao, sa harap ng mga maraming tao at sa harap ng camera. So, sana yung hashtag Aljam matuloy na. So, isa pa yan sa nagpahuk sa akin para tutupan yung channel niya at saka yung Facebook account niya dahil sa hashtag Aljam.
Thank you, Idol! Siyempre, hindi ko makakalimutan yung gumawa ng aking intro outro. Si Boss Leklek, or yung pangalan ng YouTube channel niya is Leklek. So yung mga content ng kanyang mga vlogs is about mga firecracker at saka mga fireworks. So salamat sa'yo, Boss Leklek. Share ko na rin sa vlog kong ito kung bakit ang pangalan ng aking YouTube channel is The Weepy Boy All Around. Umpisahan natin sa pinakaunang pangalan na ginamit ko sa YouTube account ko, Tawixty. Tawixty lang din yan na inartihan ko lang na dinagdagan ko ng maraming letters para maging social ang tunog or maarte. So yung mga main content na uploads ko dyan is about travel, foods, and culture. So dati pa man noong taong 2011 hanggang 2013, mahilig na akong mag-capture ng mga pictures, videos, na ina-upload ko dyan sa YouTube account ko. So, hindi pa namang parang masabi o matatawag na vlogging dyan dahil parang ini-store ko lang ba? Or parang ini-store ko lang yung mga memories parang katulad lang din ng Facebook or Friendster pa dati na para hindi mapuno yung mga storage ng PC ko or yung USB directly ko ini-store sa YouTube. So, dyan ako nag-umpisa. After ng Tawixty, dahil hindi ko na ma-retrieve yung account ko na yan, Tawixty, gumawa ako ng bagong account. Ang pangalan naman is Red Barreto. Red dahil Wilfred yung pangalan ko, ginawa ko na lang social ng konti, Red Barreto na lang. So yung mga main content ng mga uploads ko dyan, about sa mga products na binibenta ko na online. Nag-online selling ako dati eh. Saka kung ano ng mga ipinipinta ko rin ng mga produkto na dyan ko nilalagay yung mga reviews or yung parang actual demo dyan ko ini-start. Nung mag-start naman ako mag-business ng car audio tsaka mga mobile audio o yung mga speakers, binago ko yung pangalan ko from Red Barreto, ginawa ko naman na Tawixty Car Audio and Mobile Audio. So dyan ko naman ina-upload yung mga products ko na car audio and mobile audio, yung mga reviews about sa mga product na yon. So parang hindi ko pa rin masabi na nag-vlog na ako kasi kaya lang ako nag-upload ng mga videos para maipakita ko yung sample kung ano ba yung mga product na binedenta ko. So nakakaraan meron na rin naman ako ng subscribers ng that time na yun pero hindi pa actually parang nag-vlog ako. Kumbaga para maipakita ko lang sa customers or sa mga buyer kung ano yung mga product na binedenta ko kaya nag-upload ako ng mga video na may kinalaman sa sideline business na ginagawa ko. Sometime in 2015, binago ko ulit yung pangalan ko dyan. From Tawixty Car Audio and Mobile Audio, ginawa ko ng Tawixty Audioconics. So, Audioconics, parang nag-refer ng mga iba't ibang uri ng mga electronics na may kinalaman sa mga audio. Tsaka, dyan na rin ako nag-start mag-uploads ng mga parang vlogs na rin, siguro, about repair and product review ng mga audio products. Pero mga mangingilan-ngilan lang yon, tsaka hindi pa ganun kaseryoso yung ginagawa kong pag-uploads ng mga product review and vlogs. So, natigil ulit yan. 2016, yung pinakahuling upload ko about sa Tawixty Audioconics na product review. So, yung ibang uploads ko dati, pinag-delete ko na dapat pala hindi ko didelete. Dahil sayang din pagdagdag watch hour sa ngayon. Pero wala, nabudadalik ko na. Kaya nanginayang rin ako na pagdagdag pa sana ng mga viewers ko ngayon. So nakahinga tayo ng 2017 at 2018. Pero mga panahon na yan, doon ko na napapanood si Electro Boom. At hindi lang si Electro Boom, marami pa akong mga pinapanood na about repair, product review, at kung ano naman may kinalaman sa mga electronics, car audio, mobile audio, dahil yan yung hilig ko dati eh. Tapos may isang tropa nagsabi sa akin, yung mga ganyang pagbablog na ginagawa nila, kaya upload silang upload ng mga ginagawa nilang repair, project, experimental, kasi kumikita sila sa pag-upload niyan. So, doon ako nagte-interest. So, pwede pa ba yun? Kasi ginagawa ko yun dati, akala ko parang wala lang para makagain ka lang ng mga customer. Kasi nga dati nag-online selling ako ng mga car audio and mobile audio product at saka nagre-repair ako dati. Sabi ko, Kako, baka kuha lang ako ng maraming customers kaya nag-upload ako sa YouTube doon. So, hindi ko alam na pwede palang kumita ng malaki. So, doon ako nagka-interest.
So, lalo na nung pinakita sa akin ni Boss Leklek, yan yung merong YouTube channel na na-office mate ko, na former office mate ko, na kanina ko pinakilala sa inyo, na pinakita niya yung account niya na kumikita na siya. So, doon ako nagka-interest na mag-upload ulit ng mga repairs ko na ginagawa or mga experiment about electronics. So, nag-start ulit ako ng around April 2019. Mag-upload ulit ako ng mga may kinalaman sa mga talent ko na electronic. Kaya naman, may mga una ulit akong uploads na mga repair, yung mga build na mga speaker, project, at kung ano naman. Tapos, sabi ko parang hindi pa rin ganun karami agad na nanonood. So, meron akong pinanood ng mga iba't ibang YouTube channel or mga videos kung paano dumami yung mga views mo na pwede ka palang sumukay sa iba't ibang trending ngayon kung ano yung nag-viral ngayon na balita or anuman sa mga social media. So, ginawa ko, nagpalit ulit ako ng pangalan, hindi na Tawiti o Jokanix. Ang ginawa ko naman ngayon is Tawiti TV. Para iba't ibang mga tema na ako i-upload ko, hindi lang yung electronics repair, tsaka na rin yung mga iba't ibang events na nangyayari, tsaka mga trending ngayon. Tsaka sabi ko pati yung mga iba-iba kong ginagawa na tulad ng mga travel, pwede ko rin i-share. After yung Tawiti TV, ako parang nawalan ako ng interest mag-share ng about mga vlogging na parang news sa mga nagte-trending na personality or mga tao. Kasi syempre parang binabash mo sila eh kapag gumawa ka ng story or ng kwento about sa nag-trending na tao. Kaya pinalitan ko ng Tawiti vlogs na lang. So lahat ng mga content na lang sana ng mga iba-vlog ko or i-uploads ko is about mga personal vlogs. So yun, nag-upload na lang ulit ako ng mga repair at kung ano-ano mga projects na may kinalaman sa electronics. Tapos tahin to ulit noong 2019 yan, mga ilang buwan lang siguro, nag-stop ulit ako or parang nawalan ulit ako ng gana. So, yun nga. Nakapanood ko ulit ng mga iba-ibang YouTube channel, kagaya ni Kong TV, ni Panlasang Pinoy dahil meron akong talent or passion sa pagluluto, at sa iba pang mga sikat na social medias na parang ginanahan ulit ako. Tapos pinursyo ulit ako na lek-lek-lek-lek. May pagpatuloy ginagawa ko pag-vlogging kasi sabi niya madami akong talent, baka madami akong maging viewers or subscribers. So, dito lang recently na 2020, nag-start ulit ako mag-push tayo, lalo na nung mag-umpisang mag-lockdown. So, March yata yan, March 15, yung mag-umpisang mag-lockdown. Before mag-lockdown, may mga iba't ibang projects na akong ginagawa kasi nga na nagkameron ulit ako ng interest na magpatuloy ulit sa pag-vlog dahil sa mga nagbigay ng inspiration sa akin tsaka kay Boss Leklek na ituloy ko rin yung pag-vlog ko. So lalo na nung magkaroon ng lockdown, wala tayong ibang magawa o gagawin. Kaya nung March hanggang ngayon, ang dami kong ina-uploads ngayon dahil yun lang yung magiging libangan natin. So luckily, sa tatlong buwan na yan, na-reach ko yung minimum requirement ni YouTube na magkaroon ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Not bad na siguro yung tatlong buwan na na-reach natin yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. So, noong March, bago ulit ako magsimula mag-vlog, around 200 plus yung subscribers ko bago ako magseryoso ulit sa pag-vlog. So, kaya ginawa kong pangalan na is Tawiti Boy All Around. Kasi hindi lang umiikot sa pagre-repair ng mga electronics or tutorial and reviews ng mga electronic product. Kasi gusto ko rin umiikot yung channel ko sa lahat ng aspeto ng talent ko, kagaya ng cooking. Tapos yung hihil ko sa pag-travel, pag-review ng mga pagkain and products, yung mga cultures na pinupuntahan ko, mga life hacks, lahat basta. Kaya naisipan ko is Tawiti Boy All Around. Gusto ko makilala ko sa anumang meron akong talent na sinishare ko sa channel ko. Kaya yun yung ginawa kong pangalan. Kaya nilagay ko dun sa
channel ko, yung About. Ito, babasahin ko na lang para wala akong makakalimutan. This Tawiti YouTube channel is all about the following vlogs: personal, cooking, travel, tutorial, life hack, electronic repair and cleaning services, machinery installation, mobile audio, car audio, and product reviews. So, tingin ko hindi pa nga kompleto ito kasi meron pa akong mga ibang talent na hindi pa nakapakita sa aking channel. So, thank you mga ka-YouTube viewers, mga ka-DIYers, mga ka-Ulam Noity, at sa aking mga ka-subscribers. So, salamat sa binigay niyo suporta sa akin at nakamit natin yung minimum requirement na hinihingi ni YouTube para maging YPP na tayo or officially YouTube partner na tayo. So, sana patuloy niyo suportahan itong YouTube channel ko na kahit medyo magulo para sa inyo, pero sana makilala ko sa pangalan ko na Tawiti Boy All Around dahil gusto ko lahat ng aspeto na meron ako na talent sa akin pagkatao is ma-share ko at makilala ko. So, yun lang. Thank you.